Nagpatuloy ngayong araw ang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa mga magsasakang apektado ng El Niño sa Leyte. Nagpasalamat naman po ang mga magsasaka na nakatanggap ng tulong na pagkain dahil malaking tulong daw po ito para sa kanila. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Yes, Ali, kayong araw ay nagpatuloy itong ginagawang humanitarian aid ng Iglesia ni Cristo sa mga magsasakang na apektuhan ng matinding epekto ng El Niño. Particular nga sa mga pinuntahan muli ngayong araw ay yung mga lugar na kung saan may mga taniman ng mga magsasaka na talagang apektado ng nagdaang El Niño. Malawak na taniman, yan ang makikita sa Barangay Langit Alang-Alang Leyte. Agrikultura ang siyang pangunahing kinabubuhay ng mga taga dito. Kabilang ang nasabing barangay, sa ramdamang naging epekto ng tag-init o El Niño, na kahit saan katumihin, kita mga tanimang kulay brown at bitak-bitak, meron pang ilan na pawang mga nasunog na. Hindi mapakinabangan ang marami dahil sa wala pa rin inaasahang mga pag-ulan. Kabilang nga sa mga magsasakang naninirahan sa nasabing barangay ay si Mang Efren. Sabi ni Mang Efren, dito na siya namulat, pero mula noon, ito ang may tuturing nilang malalang epekto ng tag-init sa kanilang mga pananim na halos 2 buwan silang hindi makapagtanim ng maayos. Yung talaga naming pagtataniman, yung tuyong-tuyo at bitak-bitak ang lupa. Kaya naapektuhan talaga kami ng El Niño dahil wala namang ulan. Kaya hindi umaakyat ang tubig papunta sa aming palayan. Bukod sa problema sa taniman, isa rin sa problema din nila sa ngayon ang pinagkukunan ng tubig. Bukod kasi sa irigasyon sa taniman na kanilang suliranin, meron silang imbakan o balon, pero hindi rin ito sumasapat na dahil sa kakulangan ng pag-ulan. Ito yung isa sa water resource dito sa kanyang bakuran. Pero dahil nga sa epekto ng El Niño, ayan, medyo kakunti yung laman at kailangan yung kukunin niyang tubig ay sakto lang doon sa pangangailangan. Sabi nga sa kanilang suliranin dito sa ngayon na talaga namang inaantay nila yung pagbagsak ng ulan para nang sa ganun madagdagan yung supply at hindi na nga sila magkulang sa supply ng tubig. Pag wala na hong laman, ano hong iba hong option natin para makakuha ng tubig? Inaano siya, hukayin uli para lumalim. Ah, para lumalim? Opo. Pero for the meantime, ito pa lang. Parang titipirin na muna. Opo. Okay. Saan nyo ginagamit yan, Tay? Pang ano, pan laba, panhugas, pagkonsumo sa ano, sa kusina. Oo. Pero ngayon, yung iba hong panlaba way na pagkukunan, wala, ito lang talaga. Opo. Yung mga ganun pangangailangan. Bagamat may mga parte na mga taniman ng kulay berde, hindi naman daw ito mapapakinabangan o mapagtataniman, sabi ni Mang Efren, dahil sa lagay ng lupa sa mga nasabing lugar. Yung mga nakita man dyan na berde-berde, hindi po namin naman yan taniman. Hindi po, tutubo. Bakit po hindi tutubo? Ano yun, pitland. Yung umano, yung huyon-huyon. Kumunoy. Kumunoy. Kung doon kami magtatanim, hindi po yun mabubuhay dahil kumunoy. Hindi lang si Tatay Efren ang may ganyang suliranin, kundi maging ang iba pang magsasaka sa ilang lugar sa Leyte. Ayon sa Department of Agriculture, para maibsan ang epekto ng El Niño sa mga magsasaka, tuloy-tuloy raw ang kanilang ginagawang mga proyekto at interventions para makaagapay sa mga ito. Agad na nagatid ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa mga magsasaka sa lugar. Karamihan sa kanilang nabahagian ng lingap goodwill bags ay mga apektado ng tag-init ang mga taniman at hindi rin malagyan ang kanilang mga pananim. Dahil po sa matinding epekto ng El Niño, ang kabuhayan po ng mga kababayan natin dito po sa Alang-Alang ay lubos na naapektuhan. Halos wala po silang inani sa kanilang mga pananim.
natuyo yung kanilang mga sakahan dahil po sa walang tubig at gayon din wala pong mga irigasyon. Nagpapasalamat naman ang mga magsasaka na nakatanggap ng relief goods dahil makakatulong daw ito sa kanilang pagkain. Karamihan sa kanila mula sa iba't ibang mga lugar sa alang-alang na kabilang sa sitwasyong hindi magamit ang kanima. Makatutulong na ng malaki para sa pamilya. Nagpasalamat ko nga ni Iglesia gihatag sa Diyos namo. Nagkansalamat sa Iglesia ni Kristo. Nagpapasalamat po ako sa Iglesia ni Kristo dahil binigyan po kami nitong lingap. Malaking tulong na po to sa aming pamilya. Diba tala, Ali, tuloy-tuloy yung gagawin humanitarian aid na yan ng Iglesia ni Kristo sa iba't ibang mga lugar. Hindi lamang dito sa Leyte, kundi sa iba pang mga probinsya. Particular nga na tutulungan din yung mga magsasaka nga na apektado ng El Nino at hindi nga magamit yung kanilang mga taniman dahil nga sa epekto ng El Nino. Balik muna sa iyo, Ali. Maraming salamat, Erlo, sa paghahatid ng magandang balitang yan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.